kilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minamahal kong mga kapatid, bahagi ng propesiya sa matandang tipan na sa pagdating ng Mesiyas, magiging malinis na muli ang mga may ketong. Sa ngayon ang ketong inayaong mga nalulungkot, nahihirapan at nangungulila sa buhay. Inaasahan tayong makasunod sa halimbawa ni Kristo na inabot ang mga taong mahihina at hindi tanggap sa lipunan. Inabot niya silang lahat. Magbunga nawa ang Eukaristiyang ito ng tunay na malasakit at pagdadamayan upang tayo pong lahat ay maging nagkakaisang pamayanan. Upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapuri Bihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Mundong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
ikaw na naaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang mga may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi nagsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi, hanggang may sugat. Siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasihan kong ang lahat ng ito sa'yo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos.
Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Grego o makaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may isang ketonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, "Ibig ko, gumaling ka." Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin, "Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na." Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po ng Linggo sa inyong lahat. Huling Linggo sa karaniwang panahon bago mag-Ash Wednesday, ang umpisa ng panahon ng Kwaresma, kung kailan inaasahan tayong mas lalong maging mapagdasal, mapagsakripisyo at mapagbigay.
Pero ngayon pa lang, inaanyayahan na po tayo ng ating mga pagbasa na suriin muna ang ating mga kalooban. Kung ano ba ang nangyayari sa ating kalooban bago pa tayo dalhin ng mga ito sa dakilang mga gawain ng pagdarasal, pagsasakripisyo at pagkakawang gawa. Kung inyo pong napansin, establisado na ang mga alituntunin sa lipunan nila noon hinggil sa mga ketongin. Malinaw na inisa-isa sa ating unang pagbasa sa aklat ng Levitiko. Sinusunod po ito hanggang sa kapanahunan ng public ministry ni Jesus. Nilabag niya ang reglamentong ito sa ngalan ng nabantayan niyang habag sa kanyang puso para sa ikagagaling ng kapwa dahil na rin sa di matatawaran niyang pagmamahal. Nilabag din ng taong nagdurusa sa mga konsekwensyang dala ng kanyang sakit ang mga panuntunang ito nang lumapit siya kay Jesus para makita siya at makahingi ng kagalingan. Buong kapangkumbabaan niyang hiningi kay Jesus ang kagalingan. Narinig naman natin kung paano niya ito sinabi, kung paano siya nakiusap, naglumuhod siya at nagmakaawa. Nakita rin po natin kung paano siya tinugon ni Jesus. Sa kanyang words of encouragement, sa pag-reach out niya, at sa kanyang physical touch, nasulyapan din ng taong may sakit na ito kung gaano kadakila ang Ama. At masulyapan din nawa natin ang hangad ng Ama na mapanauli tayo ang sangkatauhan sa buhay na kalugod-lugod at kasiyasiya dito pa lamang sa daigdig. Ito rin po ang isinusulong ni Apostol Pablo sa ikalawang pagbasa. Ang gawin ang lahat para sa kapakanan ng marami sa ikararangal ng Diyos. Dahil ang buhay na kalugod-lugod at kasiyasiya na pinapangarap ng Ama ay nare-realize sa pagpapanauli ng mga nawala at sa pagbabalik ng mga pinaliwala. Ano po kayang mga establisado ng balangkas ng ating kaisipan ang nagtataboy sa ating kapwa o maaaring sa ating sarili? Itinataboy natin ang ating sarili sa iba, sa paniwalang marumi tayo, makasalanan, hindi karapat-dapat na makasalamuha ng kapwa na e-etsepwera sa lipunan. Ano po kayang mga paniniwala at mga palapalagay natin ang nagtatakda ng pagiging marumi? Paano natin nasasabi na marumi ang ating kapwa? Paano natin nasasabi na marumi tayo? Paano rin natin nasasabi na malinis ang ating kapwa? At paano rin natin nasasabi na malinis tayo? Ano nga ba talaga ang nagpaparumi sa atin? Ano ang nagpapalinis sa atin? Ito po kasi ang mahirap makita, ang sarili nating mga prejudices at mga biases, ang kanya-kanya nating mga tagong sakit. Ang ketong, kita mo na kaagad, kasi nga panlabas. Ang mga lihim nating paghatol, panloob, hindi ka agad makita.
maging ang kawalan natin ang kapakumbabaang sabihin, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako, ay proseso po ng kalooban. Proseso ng kalooban at pagpapakatao. Isang maigsing note lang po, at alam kong ito ay nabanggit na natin noong January 11, pero siguro mabuti ring paulit-ulit nating marinig tungkol sa mga terminolohiyang ginamit sa binasa nating mabuting balita. Sa umpisa, ang tawag sa may sakit ay ketongin. Nang mapagaling siya, ang tawag na sa kanya ay tao. Babasahin ko po ulit ang bahaging iyon. Ano ho? Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo ay mapagagaling ninyo ako, nahabag si Jesus at hinipo siya sa bayang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi lang po siya pinagaling sa kanyang sakit. Ibinalik din po siya ng mahal na poong Jesus Nazareno sa kanyang dignidad bilang tao. Ito ho kasi ang ginagawa sa atin ng ating mga sakit, ng ating mga afflictions, hayagan man ito o tago. Dinudukutan po tayo ng ating dignidad. Kaya nga po, ang pinagsusumikapan natin dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa pangungunan ng mga nangangasiwa sa atin, parokya, ay gawin ang ating bahagi sa pagpapanauli ng dignidad ng mga napasadsad na sa mga sulok-sulok at laylayan ng lipunan. Yun pong mga pinapakain ninyo sa pamamagitan ng inyong tulong at pagmamalasakit at pagkakawang gawa ay binigyan nila ng mga ID. Tigitigisa, may ID sila. Hindi lang para madali silang iproseso tuwing Huwebes, kundi para madali silang tawagin sa kanilang pangalan. At ito po ang ginagawa ng mga volunteers natin, yung mga bukas loob na nagsisilbi sa kanila, nagdudulot sa kanila ng pagkain. Hindi lang po ito ang kanilang ginagawa, ang pagsilbihin sila at dulutan ng pagkain, hainan. Tinatawag din po sila sa kanilang pangalan. Dahil gaya ng dinanas ng ketongin, maaaring ang tingin ng iba sa kanila ay halos gano'n na rin. Pulubi, taong grasa, palaboy, batang hamog, kolektibong katawagang napakasakit sa tainga. Gaya natin, may pangalan po sila. Pero kung tatawagin ka, di ba, sa iyong pangalan, may bagting sa iyong puso. Tao sa tao, may dignidad, personalan. Walang tayo, walang sila, lahat tayo, iisa. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, minamahal kong mga kapatid, mamalaya nawa natin ang grasyang nag-aalab sa ating puso dala ng katotohanan kahit papaano ay may bahagi tayo sa paghilom ng ating kapwa. Sa pagsusulong ng pananauli ng ating dignidad bilang tao, ang pag-aalab na ito nawa ang humimok sa atin ng may utang na loob na patuloy pang umabot, lumapit at tumulong. At kung tayo man ang nangangailangan ng kagalingan at pagpapanauli ng dignidad, ito rin nawa ang magtulak sa ating kalooban sa pagpapakumbabang
kilalaning nangangailangan nga tayo ng tulong na hindi natin kayang mag-isa. Kailangan natin ang Diyos at ang ating kapwa. Siya rin ang magturo sa ating magpakumbaba, manikluhod, at magmakaawa para makayanan din nating sabihin kung inyo pong mamarapatin ay mapagagaling niyo po ako. Mahal na poong Jesus Nazareno, pagalingin niyo po kami. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, pinagaling ni Jesus ang isang kitongin at ipinauli ang kanyang dignidad bilang tao. Kahit na ito'y mga hulugang si Jesus ang magmistulang kitongin pagkatapos. Siya na ang ikinonsider na unclean. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taglayin nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang tapang na ibinunsod ng Espiritu Santo nang sa gayoy mapangatawanan ang pangakong maging simbahan ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang matakot ang mga namumuno sa pamahalaan na bumalangkas ng mga programa na maaaring umani ng batikos. Subalit, tunay namang mapakikinabangan ng mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyan pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang ating pamayanan sa dangal na nararapat sa bawat tao. Kupkupin nawa natin at ipagtanggol ang karapatan ng mga matatanda, mga may kapansanan at mga bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Patuloyin nawa sila sa kanyang kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, ilapag po natin sa dambana ng mahal na poong Jesus Nazareno lahat ng dahilan kung bakit tayo naririto, nakikiusap, naninikluhod, nagmamakaawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinamalas ni Jesus kung gaano kakalapit sa amin kaysa kami sa aming sarili, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang galak at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hinihiling po namin ito
sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Makipagtipan po tayo sa Diyos, nakahanda na ang piging. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating nakayanang ihai kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Arapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng lahat ng mga ubispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. O
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kapwa kong kasing bigo.
announcement. Sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at magkakaroon din po ng pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa gustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan po ng Basilica Minor at pambansang dambana ng mahal na itim na Poong Nazareno ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paalam po ay nagbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-aral sa Nazarene Catholic School ng libre at wala nang babayaran hanggang siya ay matapos ang senior high school. Ang Nazarene Catholic School po ay matatagpuan sa R. Hidalgo Street, Quiapo, Manila, malapit po sa dating MLQU University at Holy Face Convent. Ito po ay bukas mula 8 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa the Nazarene Catholic School's Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship na maaaring matanggap mula sa paaralan o sa ating simbahan. Maaari niyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Marami pong salamat. Inihandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Medalyon Nazarene. Ang Nazarene Medalyon, ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po ito sa ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,005 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 9 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang tagaaliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa marami't mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas mo itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Tagaaliw ng nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Kalusugan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan, at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisang ng